guys, I'm Riz, and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng isang comparison video about two cushions. And yung cushion na to is pares kong favorite and pares silang Korean brand. Hindi ko masabi sa kanila kung sino talaga yung mas maganda sa kanilang dalawa. So, i-review natin silang dalawa ng sabay. Pero meron ako ng solo review nitong parehas na product na to. So, eto yung dalawang cushion. Some by Me Something Maxi Glam Cover Cushion and Catidal AA Matte Powder Cushion. So, since parehas ko na silang na-review and parehas talaga silang maganda, and parehas ko silang gusto, so i-review natin sila side by side. Iko-compare natin lahat nung pwede natin i-compare sa kanila. And i-wear test din natin sila. So para malaman natin kung ano yung mas dapat bilhin, ganun, mas dapat nyong i-try, ganyan. So, ayan, let's start with the review. So let's start with the Catidal AA Matte Powder Cushion. So, meron siyang SPF 50 PA++++ and yung kinuha kong shade is number 23, Natural Beige. So, meron siyang 6 grams and dalawa yung size nito. Ito yung maliit and meron siyang mas malaki, which is kasing laki nitong Some by Me cushion. So, ito namang Some by Me Something Maxi Glam Cover Cushion. Meron siyang 15 grams and yung kinuha kong shade is Natural Beige. Number 23 din. Same shade lang yung kinuha ko dito sa dalawa. Pero I don't know kung meron siyang SPF kasi Korean language na yung nandito. So, hindi ko mabasa. So, ayan yung itsura nilang dalawa. Itong Catidal, sobrang parang bata yung design niya, ganon. And sobrang colorful, holographic design pa. And ito namang Some by Me is sobrang classy lang niya. Yung sides nila, halos magkasing taba lang. Tapos, ang klaseng tignan nitong Some by Me, sobrang saucy. Tapos sa likod nila, ayan, ganyan yung itsura nila. So, etong Catidal, meron siyang mga English language. So, mas madali siyang intindihin kasi dito. Ayun, mag-proceed na tayo sa application. Before we apply the cushion, mag-moisturize lang ako ng face ko para mas smooth yung application. So, mag-start tayo sa Catidal AA Matte Powder Cushion. So, ganyan yung itsura niya sa loob. And kung gusto niyo mapanood yung review ko ng Catidal AA Matte Powder Cushion, ilalagay ko dito sa eye button sa taas. Sa smell, amoy powder lang siya. So, dito sa right side ng face ko is itong Catidal AA Matte Powder Cushion. Ng Catidal AA Matte Powder Cushion sa half side ng face ko. Hindi ko siya i-double layer para makita muna natin sila parehas ng first layer lang. So next, proceed tayo sa Something Maxi Some by Me Something Maxi Glam Cover Cushion. Ang maka-comment ko sa kanila sa packaging nila, mas madaling i-open to kasi ipapress mo lang to. And ayan, open na siya, di ba? Ang saucy. Ito kasi medyo na nahihirapan ako and nasigara pa yung kuko ko dahil dyan. And yung amoy nila, halos magkamukha lang. Halos parehas lang. Ano lang, mas matapang lang yung scent nito. Pero halos wala namang scent. Oh my god, ang dami ko nakuha. Half side ng face ko and ang puti nila.
medyo unfair sa Cathy Dahl kasi napakami yung kuha ko nung sa Sun by Mi Cushion. So, idadouble ko na lang yung layer. Since ako naman yung nagkamali sa paglalagay, so ayun. Idadouble natin yung layer yung sa Cathy Dahl kasi sobrang dami ko talaga na ilagay dito sa Sun by Mi Cushion. Feeling ko kasi ang konti nung laman niya. Cathy Dahl with the second layer. puti ko. Nagmukha akong multo. So, sobrang puti ng face natin ngayon and i-compare natin sila. Mukha akong patay. Sobrang putla, sobrang putik. Napansin ko yung shade, pareha sila ng shade. Magka-shade lang sila. Yung coverage, mas panalo sa coverage tong si Sun by Mi kaysa dito kay Cathy Dahl. Halos parehas lang sila guys. Aside sa... Kasi ito guys, makita nyo na sobrang matte. Ito matte din siya. Pero may pagkakonting ano siya, glow. Pero matte din naman siya. Hindi sila malagkit. Walang lagkit. Mukha akong bangkay. Ano ba yan? So, ayan, tatapusin ko lang muna yung makeup ko and babalik ako. And sasabihin ko na yung oras natin ngayon. Yung oras natin ngayon is 1:10 ng tanghali. Para kasi matagalan ako mag-makeup kasi may i-review pa akong product. So, ayun. Bali, tatlo yung i-review ko ngayong araw na to. So, ayun. Babalik ako after ng makeup. So, ayan guys, I'm back and hindi ko muna tinapos yung makeup ko kasi nga may i-review pa akong product. Pero, ayun, bumalik na ako kasi nakalimutan ko sabihin yung prices nitong dalawang cushion na to. Itong Sun by Mi Something Maxi Glam Cover Cushion, yung price niya is nag-range ng 1,200 pataas. Ito sa mga Cathy Dahl, yung 6 grams niya is mabibili niya siya ng 449 pesos. And yung full size niya, which is 15 grams yata. I'm not sure, pero ilalagay ko sa description box sa baba. So, check nyo na lang yun. Mabibili nyo siya ng 800 plus. 800 something plus. Hindi ko matandaan na. So, ayan. Basta yung prices nila and yung link nung... kung saan nyo siya pwedeng bilhin, ilalagay ko sa description box para madali kayong makahanap and kung bibili kayo, ganyan, mas madali kayong makakabili. So, 1:30 na ngayon and babalik ako later for an update. So, ayan guys, update lang ako. Ito yung Sun by Mi and ito yung Cathy Dahl. Ganito yung itsura niya sa natural lightings. Nag-film ako ng NYX eyeshadow and ayan yung look na nagawa ko. So, yun lang guys. Babalik ako mamaya for my last update. Ayan, so, katatapos ko lang ng isang workout and nakita nyo naman, ang ganda pa rin ng cushion sa face ko. So, ayun. Kung may magtatanong man sa inyo, sasabihin ko na na yung workout na ginagawa ko is para ma-loose yung belly ko. Yung belly fats ko, I mean. So, nag-download ako ng app na Loose Belly Fats Workout and Abs Workout tsaka Botox Workout. So, tatlong workout yung ginagawa ko sa isang araw. And, ayun, nakakaisa pa lang ako ngayon. Yung mitipitinin. So, ayun, may dalawa pa akong gagawin na workout. And, ayun, habang nag-workout ako, nakikita din naman tong bala na to. So, two more workouts and makikita natin kung ano magiging result sa face ko. Yung cushion. So, yun lang. Bye-bye. Bye ka na. Guys, I'm back and daligo na ako pero hindi ko binasa yung face ko. Ayan yung makeup ko kanina nung natapos kasi hindi ako nakapag-film dito na tapos na yung makeup ko kasi nga nag-review ako ng eyeshadow palette ng NYX. So, nakikita ko naman may
difference silang dalawa. So, ito, ayan, oh. Halata na mas oily itong side na to kaysa dito. Anyway, guys, I have a normal skin type. So, hindi ako masyado nag-oil up. Pero, ayan, medyo oily na siya ngayon. Siguro dahil nag-workout ako. So, mag-blot tayo ngayon. So, ito yung Some By Me cushion and ito yung Katidal. Parang halos parehas lang yung nakuhang oil. Pero mas oily yung side na to. Pero ayan, after mong mag-blot, after kong mag-blot, okay na ulit siya. Maganda pa din. Actually, feeling ko mas maganda siya nung pinagpawisan ako. Mas gumanda yung cushion. And medyo nag-tone down naman siya. Hindi naman siya sobrang puti na katulad kanina. Kanina kasi sobrang puti. So, ayun, ibibigay ko na din yung final thoughts ko about this product. Unang-una, sa price muna nila, tama ba? Baligtad eh. Dito yung Katidal, dito yung Some By Me. Sa price nila, mas mura si Katidal kesa dito kay Some By Me. Pero sa coverage, mas maganda yung coverage ng Some By Me kesa dito kay Katidal. Although, madami akong naipahit kanina sa Some By Me, pero nag-second layer naman ako sa Katidal. Pero, mas maganda pa din yung coverage ng Some By Me. Sa application, parehas lang silang madaling i-blend and parehas lang sila nung shade. Magka-shade lang sila. Mas matte itong Katidal kasi, ayan, nakasulat naman talaga na matte siya. So, mas matte siyang tignan. Itong Some By Me, matte din siya pero may konting glow sa face mo. So, mas gusto ko yung finish nitong Some By Me kesa dito kay Katidal. Kung ano yung mas nag-oil up itong Some By Me. Nun. Pero, nung nag-blot ako, halos magkamukha lang sila ng oil na nakuha ko. Pero, yun. Mas oily pa din tong side na to, tong Some By Me. And ngayon, halos parehas na lang sila sa face ko. Parang iisang product lang yung ginamit ko. Parang hindi magkaibang product yung ginamit ko. And habang tumatagal sila sa skin, mas gumaganda. Kasi medyo nag-tone down siya sa skin mo. So, nababawasan yung sobrang pagkaputi niya kanina. And na-adapt niya yung skin color mo. Medyo lang, slight lang. Hindi ko alam kung may shade pa sila na mas maitim dito. Pero ito yung darkest yata nila na shade. Isa-isahin ulit natin dahil yung price, mas mura to. So, 1 point na kay Katidal dahil mas mura siya. Kahit yung full size ng Katidal ha, mas mura pa din si Katidal. Sa coverage, mas may coverage tong Some By Me. So, 1 point na din kay Some By Me. Sa finish niya, dun magkakatalo kasi depende sa inyo yun, guys. Pare silang matte finish. Ito, may glow lang. Ito, matte na matte talaga. So, depende yun sa kung anong prefer nyo. Pero ako, mas prefer ko tong matte na may glow na konti. So, 2 points kay Some By Me and 1 point kay Katidal. Sa oil control, mas okay si Katidal. Nakita nyo naman kanina. So, 2 points. Ayun, tie lang sila. Ang hirap mag-decide kasi parehas ko silang gusto talaga. Pero alam nyo guys, hindi ako nagku-cushion. Hindi ako ma-cushion na tao. So, parang twice ko pa lang sila nagamit nung ni-review ko. Tsaka ngayong ginawan ko ulit ng video. So, ayun. Siguro sa ngayon, kung papipiliin ako, mas pipiliin ko si Katidal. Parehas silang maganda, parehas talaga silang maganda. Pero ayun, sa ngayon kasi ang mura niya eh. Well, hindi din naman mura kasi 800 plus siya. Pero ito kasi 1,000 plus. So, parang kay Katidal pa din ako kung bibili ako. So, yun lang yung review ko. Comparison video ko about the 2 cushions and kung nagustuhan nyo yung video na to, please like this video and please subscribe to my channel for more videos
Yun lang guys. Thank you guys for watching. Hope to see you on my next one. Bye!